And at the same time, sa pamumuno po ito ni Mr. Villamin and Mr. Halgalado sa COMELEC. Na ang sabi po nila, si Governor Ege during the 2016 election ay hindi na po pwede dahil tapos na po yung 3 terms niya. So ibig sabihin naka 9 years na po siya. So nagkaroon po ng desisyon ang COMELEC noon at sinabi po ng COMELEC na disqualified si Governor Egay. No? Sinasabi po ng COMELEC na kapag 3 termino na po siya. So ang ginawa po ng abogado ni Governor Egay, si Attorney George Garcia, nag-file po kami ng petition sa Supreme Court. In fact, nagpalabas muna po ang Supreme Court ng status quo ante order noon. Kaya po, lumabas din po pala yung decision na yun ng Supreme Court na status quo ante order ay tapos na yung election. In fact, nanalo na noon si Governor Egay at pinayagan po siya na makapagpanumpa bilang gobernador. No? So, ang nangyari po nung tuloy-tuloy yung kaso, tuloy-tuloy na rin naman po ang conservation ni Governor Egay dahil siya po ang nanalo ng 2016 election. Noong September 10, 2019, nagpalabas na po ng unang desisyon ng Supreme Court. At sinasabi po ng Supreme Court doon na pwede pang tumakbo si Governor Egay noong 2016 dahil po nagkaroon po ng interruption yung kanyang pag-silbi bilang gobernador noong 2016 to 2019. So nagkaroon po ng interruption, nagkaroon po ng dismissal order noon ang ombudsman, kaya sinasabi po ng Supreme Court ay meron pong interruption sa termino, kaya noong 2019 election pwede pang tumakbo si Governor Egay. Ang boto po ng Supreme Court noon is 8-6. 8 pabor kay Governor Egay, 6 po hindi pabor. So dahil nga po agreed naman yung kabilang partido, nag-file po siya ng motion for reconsideration, no? Sabi nila na mali yung decision ng Supreme Court, kaya gusto nilang ipareconsider. No? Ito na po yung decision ng Supreme Court. Ito na po, at ang sinasabi po dito na tama po yung unang decision ng Supreme Court at ibinabasura po yung motion for reconsideration ng mga petitioner. Ang boto po nito ay 11-4. 11 po pabor kay Governor Egay, 4 po ang hindi, na nagsasabi na pwede pa pong kumandidato at pwede na siya mag-servisyo ngayon. At ngayon po, dahil ibinasura na ang motion for reconsideration, wala na pong ibang motion ang pwedeng tanggapin ng Supreme Court, kaya ito pong decision na ito ay final na. Okay, una pong pasahin natin yung tanong, ano ba yung sa lokal. Unahin lang po natin yung dalawang tanong from national. Ano? Ito from Michael Hausha ng Philippine Daily Inquirer. What is your feeling, Gov, that the Supreme Court has the final verdict that you are qualified to sit for another term this 2022 polls? Siyempre, wala namang sasabi na ang isang nanalo ay malungkot. Ano? Siyempre, lahat na mga supporters, leaders, kasama sa politika, siyempre ako, pamilya ko, ay siyempre masaya. Dahil nga sa tagal, ano? Imagine na ninabot po ito ng ilan, almost 2 years din, ano, na bago maging final itong decision ng Supreme Court. So, ano pa isang tanong mo nga po? Pang-follow-up po dito, what are your set of priorities if given chance to win the next election? Mga priority mo daw po? So, ako naman eh, ano na lang eh, yung mga ang pupokus na lang ako sa na lang, dalawang bagay na lang, ano, ang aking talagang bibigyan ng attention.
yung pagdating po sa health or kalusugan at yung pong tourism na lang. Kasi yung mga farm to market roads po, mga kalsada, ano pa man, alas wala na tayong papagawa eh. So doon na po tayo ano, po sa sinabi kong turismo at ang kalusugan. Ito naman po mula kay Piwi Pacornio ng GMA News. Sabi dito, Camarines Norte Governor Ricardo Taliado, kinatigan ng Supreme Court na hindi kansilahin ang kanyang certificate of candidacy sa pagka-gobernador noong 2019 na local elections. Ang ibig niya siguro pong itanong dito, dahil sa pinalabas na ito na bagong resolusyon ng Supreme Court, ibig sabihin daw po ba na yung certificate of candidacy niyo noong 2019 ay kinatigan at hindi kinansila ng hindi kinansila yung COC niyo noong 2019. Oo nga po. Kaya nga po, hindi nga po ano, dahil una, tayo na proclaim, then sila, ang kalaban ko ang naghabol. So ngayon po, ang decision ng Supreme Court na ito po ay final na pumapabor po sa akin na yung COC na tinatanong kung kinan sila, eh hindi po. Okay, dito na tayo sa lokal. Siguro, one representative from each station muna. Unahin lang, si Ronald Molina ng Brigada News. Magandang hapon po kay Governor at kay Attorney Don. Kay Attorney Don po, kailangan po namin ang wisdom ng isang abogado. Ano po ang epekto ng landmark decision na ito sa kaso ni Governor Taliado? Sa usapin po naman ng kaparehong pagkwestiyon sa term limit ng kay Vice Governor Jonah Pimentel. At siguro sa mga susunod na pagkakataon, halimbawa din si ating Vice Governor Concon, kasi nag-serve siya as acting vice governor, sa mga hinaharap, pagka gusto pa niya magpatuloy ng patuloy, ay pwedeng maging pabod din sa kanya ito. Ano po ang epekto nito, attorney, ng desisyon na ito sa mga sa kaso po ni Vice Governor Jonah? Okay, una po, ang implikasyon nito, meron ng Taliado Doctrine. No? Na lahat po ng abogado at mga law student ay pag-aaralan ito. Ngayon po, una po siguro, ano ang implikasyon nito kay Governor Egan? Lumalabas po na ito ay unang termino po ni Governor Egan. So yung 2019 to 2022 na first term niya po ito. Ano po? So ano po namang epekto nito kay Vice Gov? So parehong-pareho po yung facts niyan, parehong-pareho ang mga pangyayari. Umakyat as governor si Vice Gov Jonah ngayon. So, ibig sabihin, nagkaroon din po ng interruption ang pagiging Vice Governor ni Vice Governor Jonah Pimentel. No? So, ang implication po niyan, dahil nakansilan din po dati yung kanyang ano ng COMELEC, ibig sabihin, ipapakita lang po itong desisyon na ito ng Supreme Court, malamang pwede na rin pong umulit. Umupo. At pag lumabas po yung decision ng COMELEC, pwede na rin umupo si Vice Gov. So most likely po, attorney, magiging parehong kapalaran? Opo, parehong-pareho po yung magiging kapalaran. At hindi lang po kay Vice Governor, pati po kay Bukal May Canlas? Ayoko nang sagutin yun. Hayaan ko silang mag-interpret. Salamat po. Ang ano lang kay Jonah. Okay, salamat sa Brigada, sa Agit, sa Rino Malabanan, at sunod po from Paul Radio. Paikot lang po tayo, attorney. Ano po? Salamat po. Opinion lang po, attorney. Ano, sa tingin niyo, po ba nakatulong yung decision ng ombudsman na suspindin at i-dismiss si Governor sapagkat inasuran po ng Korte Suprema itong gasong ito dahil nga po sa hindi niya na punuan o nagamit. Hindi po nagamit yung siyam na taon o yung terms po ni Governor. Sa tingin niyo po, opinion niyo pa, no? Alam po, nakatulong po ba yung naging decision ng ombudsman? Sa totoo, yun po yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng decision na pwede po si Governor Reagan. Yung dismissal, the law of dismissal order po ng ombudsman. Although ito po ay nabaliktad na at sinasabi rin na nagkamali na rin po ang desisyon ng ombudsman na dismiss si Governor Egay. But the effect ng dismissal ay yun po ang nakatulong po sa pagputol ng termino ng 2016 to 2019.
Okay, mula naman sa Cool Radio, kay Alex Propolos. Kay Atty. Sa akin, Governor. Clarification na pa, no, para doon sa mga nanonood. Ito pong papasok na eleksyon, anong term po ang papasokan ni Governor? At second po, ano po yung masasabi ninyo doon sa sitwasyon sa mga ibang politiko na dumating tayo sa punto na ganito, na sa damakmak na kaso ang inabot sa inyo at na ipanalo po ito ninyo? Ako muna. Bali lumalabas, ito yung first term po, 2019 to 2022. Doon sa mga, yung tanong mo sa mga kaso, ano, na binato sa akin, ano. Parang ano rin sa akin, basic investigation na rin. Pero yung kaso ko, wala akong kaso ng corruption. Yun ay talagang political, ano talaga yun, ano. Political, ang tawag doon? Harassment. Talaga, ano ba, political, so lahat po ay ginawa ng kalaban ko na talagang ako ay mawala sa posisyon bilang governor ng Cavite. Kaya lang, hindi po sila nag-ogi, hindi po sila nag-prosper, ano, dahil kakampi natin ang itaas. So, dahil alam ng itaas, alam ni Lord, na marami po tayong gagawin sa Cavite Norte. So yun po ang pagkakamali nila. Na sabi ko nga, blessing in disguise pa rin, yun nangyari dahil maaaring ako na yung longest na governor, ano, na after Marcos regime na naninungkulan. Kasi bali limang election ko na ako na consecutive, ano, na governor, na wala akong talo. So kung ako po ay papalarin pa sa 2022, so, anim na. So, kung ako'y papalari pa sa 2025, so, bali po, pito na. Na walang wala, na pitong election consecutive po na wala akong talo. Okay. Next, sino yung susunod? From Cool Radio, para attorney tayo, Ricky. Una muna. Para kay Governor, sa ngayon ho, ay hinihintay nila yung desisyon na ito at dito sila magbabase kung sasagupahin ba nila sa susunod na election. Go! Ito na! Dumating na yung resulta. Sa palagay niyo ba, kakasa pa sila sa inyo? Gagawa sila ng bagong plano para muli ay tanggahin ilawin sa inyo ang pag-gobernador sa labanigan po ng Camarines Norte? Una-una, kay Ricky, ayoko siya nipangunahan, ano, na kung ano ang balak nila sa 22, kung sila ba ay sasagupa pa sa akin o lalaban pa sa akin. So ako naman, siyempre, naghihintay na lang ako kung sinong lalaban sa akin. At dahil hindi naman tayo pwedeng mamili ng kalaban eh. Basta tayo, ginagawa natin ang lahat para pagdating ng eleksyon, may maisigaw tayo, ano, may maituro tayo. Kasi at the end of the day naman, tao pa rin na magdidesisyon dito. So ginagawa ko ang lahat para makatulong ako sa ating dilubyo. Okay, tanong mula kay Narts Hernandez ng Cool. Okay, maganda nga kapalo, Governor. Susunugan ko yung tanong ni Samantala at Karina. May kailangan po bang hakbang na gawin si Vice Governor John Pimentel para tuluyang makaupo na rin bilang dinitimo natin na siya naman talaga yung nanalo, Vice Governor ng Dalawigan. And the second, Governor, ano po yung magiging mensahe niyo naman kung sa mga nagpupumilit na pabawain kayo doon sa Vice Governor sa kabila po ng mandata binigay sa inyo na tambay yung Governor? Yung tungkol po kay Vice Gov. Jonah, no? Kanina tinawagan ko na siya. Kala ko nga andito sa Camarines Norte, nasa Manila pala siya kasi nagpa-vaccine na siya. Second dose vaccine niya. So kanina po, kausap po rin ng abogado namin si Attorney Garcia na yun nga,
ngayong araw po mapapala sila ng ano ng manifesto sa COMELEC dahil nga base po sa decision ng Supreme Court ano. So baka nga po nakapag-file na yung abogado namin na si Attorney George. So hintayin na lang po natin magiging aksyon o decision ng COMELEC. Ako lang sa ano po sa personal ko pong paniniwala din na ito magtatagal kasi nga meron lang pong ano, meron ang finality, with finality na itong kaso nito. Dun sa mga kaibigan natin ano, mga kaibigan natin na hindi tumitigil, siguro naman po makapagbago na kayo. Oo. So yung hinihintay niyo nang hinihintay niyo, yung pinamamalikita niyo na kayo ang kayo inanalo sa Supreme Court, ito na po ang katotohanan. Kabaliktaran ng mga sinasabi niyo, ano? Kami ni Attorney Don Colbera ay kami sa lahat ng laban namin, tahimik lang kami, hindi kami maingay. Basta kami nagdadasal na lang na sa lahat ng laban namin kami po ay manalo ano, at maghugi. So yun po, ano po kayo, mag-on na kayo. So kung malapit na rin naman ang, ano, ang filing, so magkita-kita lang ulit po tayo sa ano sa during ano sa during campaign period. Okay, next from Rocky Filipinas, Romel Del Moro. So, magandang hapon po. Walang duda po, halos na sinabi niyo ay natatampanan na nakatutok po tayo sa turismo, sa education, sa health. Sa mga darating na panahon, ano pa po yung topmost priority na Ligong Egay, especially 22 onwards? Nabanggit ko nito kanina no, na inumpisa na natin yung pagdating sa kalusugan at sa turismo. Ano? At talagang gusto ko talagang mag-focus tayo sa, ano, sa health. Kasi talagang lalo ngayon, di ba, may pandemic, talagang hindi natin alam kung ganito matatapos. Kaya nga po, yan ang ginagawa na yung mga hospital na natin, mga expansion, mga extension. Dahil ang sabi ko sa provincial health officer natin, kay Dr. Francisco, sa next year, kung tataas ang budget natin, lalaki ang ira natin, huwag kang mag-alala dahil dyan ako pupokus sa pagdating sa kalusugan. At yung turismo naman, yan na, ano na, wala nang duda yan, nandiyan na, nakikita na ng tao na ginagawa na ano yan ang itong mga building na ito, itong mga facilities na ito. Ito ang kailangan ng Camarines Norte para lalo tayong dayuhin ng mga turista. So yun po. Okay, siguro si paring Jomit Tomali ng Polo Radio, bigyan din natin pagkakataon po para makapagtanong. Salamat, Pari Rick. Magandang hapon kay Don Gulbera. Lagi po ninyo nababanggit na malayo pang eleksyon, nakatuto kayo sa mga trabaho. And sabi nga ng mga kasama natin, humingi ng mensahe doon sa patuloy na bumabatikos na kahit may mga legal basis na and legal decision, patuloy pa rin gumawa ng mga o nag-iingay para po dito sa, para sirain pa rin yung ginagawa niyong kabutihan sa administrasyon. Ngayon po, Gov, ito na po yung pinakahihintay natin lahat. Preparado na ba ang grupo ninyo? Kasi sa buong Camarines Norte, ang naunuligan natin, parang dalawang mayor na lang, ang kasama ng kabilang partido. Yung po bang grupo ninyo, Gov, Egay, preparado na ngayong narating na October 1 to 8? Kajomit, ano? Basta ang grupo namin, from day one, nung kami mag-assume itong term na ito talaga, yun na yun, preparasyon na namin yon sa darating na election dahil puro trabaho naman eh. Yung mga mayor ko naman lahat magagaling yan. Ano? So sabi mo kanina, dalawa na lang. Ano? Alam niyo po, yung isa doon, gusto sumama sa akin. Noon pa, no? Talagang hindi naman pwedeng iwanan ko yung tao, yung dati kong kasamahan. Ano? At yung isa naman, ay nagpapahintay na sabi sa akin para may nihintay pa siya para magdesisyon kung sasama
sa grupo ng Team Gawa. Basta po ang Team Gawa, talagang ano, kami po ay handang-handa, talagang naka-ready po kami. At sabi nga namin, dahil sa kami naman ay hindi nagpapabaya ang Team Gawa, kahit sinang lumaban sa amin, hindi po kami takot. Dahil tao ang magdesisyon, tao ang pipili kung sino ang makarapat dapat, at tao rin po nakakalam kung kami po ay may nagagawa sa Kamarinista. Okay. Sino po may, si Ronald, second round po. Sa lang po sa akin, kay Governor po. Go, ayayamang pinag-usapan na lang din po ang politika. Pwede po ba namin malaman, kasi bilang malapit ng alyado ng Pangulo, sino ba tatakbo? Si Sara Duterte po ba? Sino po ba maging standard bearer ng PDP laban? If you are at liberty po na to disclose sa Governor. Una-una, hindi ako malapit kay Presidente, no? Baka tayo yung ano, ma-misinterpret na kaya pala ako nanalo tayo ay malakas, hindi po. Hindi ako malakas kay Presidente. Kilala ko lang si Presidente at kilala lang din ako ni Presidente. Yung tanong mo kung sino po ang tatakbo, hindi ko po masasagot yan. Ano, even sa national, even yung tagapagsalita ni Presidente, walang nababanggit kung sino yung tatakbo ngayong dating election. Even sa opposition, even sa ibang grupo, ganun din po. Wala pong mga commitment sa ano sa national. Ang alam ko lang, ang may mga commitment dito lang sa local. Okay, last two questions siguro. At mamaya po, would like to acknowledge ko the arrival ng Bukal Herrera. Attorney Santong nandiyan din. At mamaya po, bago magtapos, siyempre kukunan din natin sila ng reaction sa bagong development na ito. Last two questions, Lino? Samad pa pala. Okay, kay Gob naman, bakit po, simula na maging politician kayo sa Linao, marami na mga masong isa ng papu sa inyo ng inyong mga plate po, bakit lahat po ay naging dismiss? At mas kinito po ninyo, Gobernador? Unang-una, yung mga kinakaso naman nila, mga walang kwenta eh, basura, ibig sabihin. Kaya may mga kasong lumabas sa akin nung panahon ng nakarang administrasyon, dahil malakas sila eh sa nakarang administrasyon. So ito naman yung bagong ombudsman ngayon, ito naman ay napaka-fair nito. Talagang ayaw niya magagamit sa politika ang ombudsman, ang kanyang opisina. Kaya yun po ang pagkakaiba ng administrasyon ni Ombudsman Martires at ang administrasyon ni Ombudsman Morales. Okay, ako na yung muli magtatanong at wala na yata. Kasi ito yung mga tanong na narinig ko lang din sa iba nating kasama na wala po dito. Unang tanong kay Attorney, legal question po ito. Itong latest resolution na ito, Attorney, wala na daw po bang ibang legal remedy? Kumbaga tinuldo pa na nito itong kaso nito kay Gobegay sa Supreme Court. Mabuti at naitanong niyo po yan. Ano? Legally speaking and under the rules po ng Supreme Court, isang beses lang po pwedeng mag-file ng motion for reconsideration. So pag ang isang in this case, the petitioner filed. Yung petitioner po nag-file ng motion for reconsideration at ibinasura po yan ng Supreme Court, wala na pong motion for reconsideration na pwedeng i-file. So, lumalabas po ang decision na po ito ng Supreme Court dahil denial na po ito ng motion for reconsideration ng kabila, ay tinal na po itong decision ng Supreme Court. Wala na pong ibang legal remedy na pwedeng gawin. Ang biruan na lang po niyan namin ay sa Victoria Court. Okay, kay Gob naman. Before po na lumabas ito, kayo po ba nakakaroon din ng second thought na kung hindi lumabas ito, pwede bang lumalabas kasi na ba maaaring si Admin patakbuhin yung Governor o kaya si Kong Joseph? Naglaro po kayo sa isipan yung before na ilabas po ito? Kaming pamilya, nag-uusap-uusap, ano? Sabi ko na nga, ikaw na Alvin ang pumalit sa akin sa provincial, sa Kapitolyo, ano? Dahil, unang-una, siyempre, ilang taon na rin naman ako, ano, na nakaupo bilang governor. Yun ang talaga napag-usapan na namin ng pamilya. Lalabas ako,
si Alvin ang papalit sa akin. Kaya lang may mga changes nga dahil nga sa mga hindi inaasahan natin ano, ng mga pangyayari. So, yun po ano, yun po ang ano nga, ang biglang na bago itong 2021 na ito. So, ngayon po, dahil si Alvin ay sa labo na at si Congresswoman naman ay mayroon pa rin dalawang term, sabay kami. So, ako pa rin po ang ano, ang sa usapan namin nung itong ano, itong after namin mga changes na mga hindi mga inasa na pangyayari na hindi na talagang nag-final na yung usapan namin. So, wala na mga second thought na ano na ako pa rin ang tatakbo sa 22 election. Okay, thank you po. Okay, at siguro doon sa final words ni Gov. At Attorney, pwede po na po natin nagtigapunting reaksyon itong ating mga bukal. Si Bukal Sir Ralph, please po, dito na po kayo. Unahan natin si ating Vice Gov. Kulkon Panotis. Ano pong nasasabi niyo sa latest development na ito? Ako po ay natutuwa at masaya dahil na ibig sabihin po ay ang ating mahal na Panginoong Diyos ay pinagpala si Governor Eddie Taliano na makapagsilbi pa ng matagal sa ating dalawigan sa Cabarines Norte. Kaya maswerte ang mga Cabarines Norte dahil meron tayong Governor Eddie Taliano na ang sabi nga nila, higit sa salita ay gawa. Ibig sabihin, padagos-dagos lang, Governor Eddie Taliano, the best. Okay, thank you. Babaka, si Bukal Sir Don, gusto mo rin po magbigay ng something reaction? Siyempre, nagagalak dahil alam naman natin yung lahat ng mga panukala ni Gov ay pagdaasan mo na yung panalawigan ay lahat ay nangyayari sapagkat nakikita naman yung mga kaunlaran at nararamdaman ng ating bayan. So yung ulap ng pag-aalinlangan ay pinahina ng kataas-taas ang hukuman sa pamamagitan po ng desisyon na ito. So maaaring makatulong na ito para sa kalinawan ng ating mga bayan, hindi na pwedeng kulangin na mayroon pa silang paghahabol at asahan pa yung mga leader na pwedeng sabihin na lamaban kay Gov at dahil sa legal na issue. So maraming salamat. Yun okay. Po. Okay. Thank you Bukal Sir Don, kay Bukal Atoy Moreno. Bukal? Una, siyempre, congratulations Gov. Sakam na sa mga Tagamarines Norte, congratulations dahil nakamtan natin talagang yung totoong justisa sa Supreme Court. Si Bultogan, wala nang mga anong haka-haka sa lalawigan ng Camarines Norte. Ito na yung final. Si Gov, tuloy-tuloy ang serbisyo sa lalawigan ng Camarines Norte. Gov, congratulations. Thank you, Bukal Atoy. Kay Bukal Aida Dasko po, please. Salamat po. Governor, I'm proud po na kayo ay nanalo sa kasong ito. Bakit? Kasi kapitan pa ako, governor ka na. Nag-consel ako ng bayan ng Labo, governor ka pa rin. Naging Bukal Labo ngayon, kinuha mo akong kandidato, governor ka pa rin. So, nakikita ko po ang kagandahang project mo sa buong Camarines Norte at ako po ay sumusuporta sa mga programa at proyekto mo po. Congratulations, Governor. Salamat po. Thank you, thank you. Akala ko lang sabihin pa ni Bukal Dasko, baka pag senador na ako, Governor na ako. Wala naman kay Bukal Arene Herrera. Siyempre po, magpapasalamat po tayo at sa napakagandang araw na ito at nabalitaan po natin ng ating Gobernador Edgardo Italiano ay talaga po siya ang legal na gobernador po natin at congrats po ko. Sigurado po, ito ang isa sa pinakamahibig mong tulog mamayang gabi. Ano po? Dahil sa napakagandang balita at patuloy po ang mga programa ni Gov. Wala po magsasagaban. At ako po'y natutuwa dahil from first term po at graduating na po ako ngayon, siya pa rin po ang aking gobernador. Maraming salamat po. Thank you. Bukal Herrera ang ating Angel of Sense. Final words mula kay Governor Betanyado. Una ang aking pasasalamat siyempre sa ating mahal na Panginoon, sa aking pamilya na talagang andyan sila na talagang nagbibigay ng lakas sa akin. Ano. Then yung mga kasama sa politika, mga
leaders, yung mga supporters, din yung mga kaibigan natin, ano, si Ateneo Polvera, talagang isang tao pa lang dyan, text ko lang dyan, pag may kailangan ako, andyan siya, ano, talagang siya yung karamay ko, kadamay ko sa lahat ng mga dumaan sa akin mga problema, ano, sa buhay. At sana po, yung ulitin ko, sana yung mga kalaban ko namin sa politika, eh makapag-move on na kayo, ano? Yung issue na sinasabi nyo na kayo mananalo, ito na po, wala na. Natuldo ka na. So wala na. Huwag na natin lukuhin yung mga taga-Camarines Norte na babaliktarin nyo na naman yung kwento na sasabihin nyo gagawa kayo ng kwento na sasabihin nyo binayaran ang decision ng Supreme Court at iba pa. Kaya sabi ko nga po, mabuo na kayo, tumulong kayo na lang kung gusto nyo tumulong. Dahil ako naman po ay open naman ako sa mga lahat ng mga kalaban ko sa politika na sa ngayon magsama-sama tayo at isipin po natin ang kapakanan ng ating mga kababayan, especially po ngayon may pandemic na tumulong po tayo lahat sa mga taga-Camarines Norte. Yun lang po at maraming salamat. Pabuhay, Camarines Norte. Salamat. Good night, guys. Thank you. Tony Romero, final word po. Baka meron. Muli po, congratulations kay Gov and together with the legal team sa pumumuno po ni Attorney George Garcia. Alam niyo po, hustisya po rin ito sa mga kababayan natin na nagluklok sa ating gobernador. And hustisya po ito sa patuloy na pagservisyo, maayos na pagservisyo sa lalawigan ng Camarines Norte. At hiling ko rin po sa mga kalaban sa politika ng ating gobernador, magkaisa po tayo. In fact, sa lahat po ng laban, although kayo talaga yung naging dahilan kung bakit laging nakakasura si Governor, sabi nga ni Governor kanina, basurang kaso. Pero sana po, magtulungan po tayo. Ito na po yung tapos ng issue to. Tulungan po natin ang probinsya dahil alam po natin yung nangyayari rin ngayon. Sana magkaisa po tayo. Maraming salamat po. Pabuhay po ako naman. Okay, thank you. Salamat sa lahat ng ating mga kapatid sa Hanapoy, sa media. Siyempre sa ating gobernador, Atty. Polvera, sa mga bukal.